Sa ngayon po, hinga namin kayo, Acting Mayor, Attorney Junjun Trinidad, ng mensahe po ng pakikiramay naman po sa pamilya ni Vice Mayor Noel Abilio Virtusio ng San Jose, Batangas, na kung saan nga po ay pumanaw na at bukas po ang libing ng inyong buting kasamaan sa Vice Mayor League of the Philippines Batangas Chapter, Honorable Acting Mayor Attorney Junjun Trinidad. Hello, nauna, isang napakalaking talagang pagkagulat na balita ang nangyari sa aming kasama sa Vice Mayor's League of the Philippines Batangas Chapter. Bilang kanilang pangalawang pangulo at naging interim president, okay. Nakita po natin na napakaayos na kasama nitong si Vice Mayor Noel. Kaya kami inagulat at talagang hindi natin akalain na ganoon ang mangyayari sa kanya. Lalo higit alam naman namin at very open siya sa kanyang mga plano sa bayan ng San Jose. Ganunpaman ay talagang dumarating ang pagkakataon at puntong ito. Kaya nga ang aming pinahatid, katulad ng aking personal na pinahatid na mensahe sa kanyang pamilya, ay talagang kailangang tatagan dahil unang-una ay may mga anak pa sila. Apat ang anak kasi ni Vice Mayor Noel at isa doon sa anak ni Vice Mayor Noel ay kaklase ng aking anak noong elementary. Kaya may very close din si Vice Mayor Noel. Kaya nga sabi natin, doon sa kanyang may bahay, si Kapitana, na talagang siguro magpakatatag at kung ano man yung mga hamon, ay laging i-consider muna at isentro yung kanyang mga gawain doon sa kanyang mga anak na kailangan talagang maitaguyod ng maayos. At yun naman ang pangarap ng kanyang ng kanilang ama, ang namayapang Vice Mayor Noel Virtusio. Kaya sa kanyang pamilya, muli at muli, kami ay nagpapaabot ng pakikiramay at siguro ang paninigurado na kami magiging katuwang niyo. May nakailangan, kami narito bilang kasama ni Vice Mayor Noel sa PMLP at bilang isang kaibigan kung kinakailangan para itaguyod ng maayos ng kanyang pamilya. Vice, anong katangian na nakita mo kay Vice Mayor Noel? Well, si Vice Mayor Noel, unang-una, napaka-tahimik na tao niya. But more importantly, he's very generous. Napaka-generous niya sa aming liga. Wala kaming masabi diyan sa taong yan na talagang umaayon sa mga iba't ibang mga programa. At kita ko naman yung maganda niyang adhikain sa kanyang bayan. At yan may mapapatunayan kung makikita niyo yung track record ni Vice Mayor Noel sa public service. Nag-umpisa yan bilang SK, naging kapitan at saka naging vice mayor. So talagang he started from the ground, grassroots level public service ang alam niya. Alam mo, ang kahalagahan kasi ng grassroots level public servant ay alam nila yung tunay na hinaing ng mga mamamayan. Hindi yung basta lang ikaw ay naging isang alkalde o ikaw ay naging isang congressman or congresswoman o kung ano man ang iyong katayuan. Dahil medyo mahirapan ka to imagine and feel ano ba yung talagang totoong issue doon sa ground. Kasi yun ang kailangan. At kung titingnan po natin, talagang isang pinakamalaking hamon sa lahat ng mga naglilingkod ay kung paano natin tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na naroon sa ground. Hindi yung mga karaniwang mga programa. Kasi yung mga karaniwang programa, yun ang may anticipated. That it's about an obligation of any local leadership or national leadership in so far as project. But when it comes to the personal needs of those people, especially on the ground, yan ang medyo mahirap unawain at mahirap atakayin, not unless you personally feel dahil ikaw mismo nakatuntong dun sa kanilang kinukutungan. Very well said, Vice Mayor. So, yan po. At kung meron pa kayong huling hirit ngayon, kasi ngayon po ay this month of December, sir, ano pong mga paghahanda ngayon at paalala sa ating mga kababayan? Ano bang dapat manaig sa inyo pong mga kababayan dito sa Tanawan? Bilang mensahe, bilang Vice Mayor, ano pong mensahe po ninyo? Actually, una-una, siyempre, ngayon ay buwan ng Kapaskuhan. At alam naman natin, ito isang napakahalagang panahon at pagkakataon sa ating mga kababayan. Hindi lang dito sa lungsod ng Tanawan. Kaya nga, ito yung panahon kung saan ang pamilya ay nagsasama-sama. Ito yung panahon kung saan ang mga kaibigan ay nagsasama-sama. Kaya nga, ang aking laging pinapakiusap, at this is a personal appeal to everyone, siguro let's spend our Christmas ng maayos para sa pamilya na talagang dapat ay may pagtingin din tayo sa kaligtasan ng bawat isa.
especially today na napakalaki ang nagiging mga hamon natin na sinasabi nila brought about by the climate change that we are experiencing. Mm-hmm. Yung paglindol sa Mindanao na umabot ng 7.4 magnitude. At siguro, alam naman ninyo, kahapon ay nagkaroon din ng paglindol na nasa 5.9 magnitude. Mm-hmm. At yun naramdaman din dito sa ating babahay pamahalaan. That's why, upon experiencing that, nagpalis na tayo, nagpauwi na tayo ng mga empleyado. So, ano yung relasyon? Malaking hamon to. Kasi itong mga kalamidad na ito ay nangyayari doon sa mga panahon that we least expected. So, sa pagkakataon at panahon yan, yun ay dapat nating paghandaan. Pero sa ating pagsasaya, kailangan kaibigibat ang pagiging alerto at paghahanda. So, ano mang maaari maging hamon natin sa sahod. Sir, ito pong bang earthquake drill na monthly na ginagawa, dapat po bang seryosohin ito? Well, yun yan sinasabi po natin. Dapat po talaga ito, this is not just a ceremonial activity or masasabi nating photo opportunity in order to say that they had complied with the requirement ng anumang ahensya. Siguro it's about time for us na talagang ito'y seryosohin, bigyan ng talagang panahon. Dahil iba ang may kaalaman. Kasi kung dumating talaga yung panahon at pagkakataon yun, kung ikaw ay nung nagkakaroon ng mga drill ay patawa-tawa lamang o ikaw ay hindi ka nagsiseryoso, siguro that will be the same thing that you will be experiencing if actual emergency comes. So napakahirap noon. At yun ang paraan din natin. Sabi nga ho natin, bagamat tayo o nasa liderato, hindi natin kailanman kaya natugunan ang lahat ng mga pangailan, especially the assurance on the safety of our constituents. Ang mahalaga rito, ang ating mga kababayan nakikiisa. Upang sa ganon, sila muna yung mag-protect siya sa kanilang mga sarili at tayo bilang mga leader ng lungsod o itong ating bayan ay nakaalalay lamang. Dahil tatandaan ninyo, kami na may tao din lang. Ay kung kami kayo exempted din sa mga ganyang sakuna, ay di sasabihin ko ako si Superman na maaari kong kanyang iligtas. Pero walang exempted sa mga emergency, walang exempted sa mga sakuna. Yan ay unang-una natin, responsibilidad muna natin sa sarili at ang mga liderato, yan lamang ay tutulong upang igiya ang bawat isa masiguradong kaligtasan. So maraming salamat po sa inyo, sa ating acting mayor, Attorney Junjun Trinidad, mula po sa City of Colors sa Tanawan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po muli po sa aking pagtatapos, maligayang Pasko at nawa ay maging maayos ang ating bagong taon. Pare-paras, hindi lang sa lungsod ng Tanawan. Ito'y hangad natin sa buong mundo. Dahil kung maayos at maganda, narin yung kapayapaan, narin ang saya. At doon lang natin maramdaman ang sarap mabuhay dito sa ating mundo. Yan po ang ating naging panayam sa acting mayor, Attorney Junjun Trinidad, Marolete po para sa Pilipinas. Balita ngayon. Maraming salamat po, Ma Vice Mayor, sa inyong pumpayag mula po sa Ronda Balita Provincia. Yan po si Vice Mayor Attorney Junjun Trinidad ng Tanawan City, Batangas. Okay. Bye.